ka na mga kakusina, tayo na't magandang araw mga kakusina. Today is the feast day of San Nicolas de Tolentino, said to be the patron saint of bakers, of the children, of the sick, souls in purgatory, and of calamity. Ngayon po, kapiyasa niya, I'm taking this opportunity na i-share sa inyo ang Panecillo de San Nicolas, ang paggagawa ng Panecillo de San Nicolas para po lahat tayo ay makakagawa. Unang-una, ang tinapay na ito, this Panecillo was introduced here in 1600 po. Na bakit naman nila dinala yan? Bakit nila pinagawa yan sa atin? Bakit nila tinuro sa atin ito? Sapagkat po, during those days, buildings and churches were being built, they used egg whites as cement. Kaya dito po sa Mexico, nagkaroon sila ng problema na nililibing ang mga egg yolk sa isang lugar at tinawag nila yon masangsang, barangay masangsang, na hanggang ngayon po ay nandiyan pa naman sa tabi natin. Ang mga ingredients natin para sa San Nicolas ay ang sumusunod. Meron tayong butter or margarine, meron tayong sugar, coconut milk, baking powder, oil, cornstarch, itlog, at saka dayap, and third class flour. Ang recipe po natin ay exempted to the rule of baking. Bakit? Sapagkat sa baking po, you must be very accurate in your measurement. Pero dito, hindi po tayo nagme-measure. It's more of tansya-tansya. Kaya kasi po nung unang panahon, yung mga great-grandmother natin na gumagawa sa Nicolas, wala po silang measuring devices. So natuto po silang by feel ang kanilang ginagawa. Kaya po ang recipe ito ay exempted nga sa rule of baking. So mag-start po tayo ngayon sa ating margarino. Half cup. Ang sugar po natin maaaring didi, maaaring puti, kahit anong klaseng sugar. It's a half cup din po. Maglalagay na rin tayo ng itlog. 4 to 6 egg yolks po. Lang natin ng mix. Ang flavoring po natin, optional naman po ito. Maaaring meron, maaaring wala. Ako po, gumagamit ako ng dayap. Lemon rind. Gamit tayo po ng cornstarch, about 2 cups po ito. Same po ng ating harina. Yung ating gata, coconut milk, half cup. At ang ating oil, half cup din po. Any kind of oil. Hindi po masela nito, basta halo-halo ka lang. Ilagay ko na rin ang ating third class flour. Haluin lang po siya hanggang maging smooth. Maaari rin pong hawakan mo na. Mm-mm.
Si San Nicolas po ay tinawag din siyang patron saint ng mga magtitinapay sapagkat na nung daw siya ay may sakit, napanaginipan niya ang Virgin Mary asking him to get a piece of bread, soak it in a glass of water, kakainin niya at siya'y gagaling, which he did, siya po ay gumaling. Tapos years after, he got sick again, wala na po siyang dream. So ang nangyari, nagdasal na siya ng nagdasal, sabi niya, ito na sigurong katapusan ko, magpe-pray na siya ng marami para sa makikita niya ang God para ano na siya, ready na po siyang mamamatay. Pero napansin po ng mga kasama niya sa ministeryo, hindi naman siya talagang may sakit. Kulang lang po siya ng sustansya. Kaya pinagluto siya ng piece of meat na niluto nila para kainin niya yon dahil kulang lang nga ng sustansya. Tapos po, nagnakita niya yung piece of meat na yan, sinabi niya na, I cannot eat that meat, this meat, sabi niya, because I made a promise to God not to eat meat. Nandito ngayon yan. Paalisin nyo, alisin nyo. Please fly, sabi niya dun sa pan niya, sa meat. Paano naman pong, how can a cooked meat fly? So, sabi po na legend, because they have a vow of obedience sa kanilang monasteryo, with all sincerity in his heart, kumuha na siya ng kutsilyo, tinidor, and talagang kakainin na niya po itong meat na ito. Legend says, this piece of meat became a bird and it flew. Kaya dyan po sa statue niya, meron po siyang ibon na nakalagay dito sa libro, pero sa iba, may pinggan po siyang nakalagay yung ibon. Simula po noon, doon na siya tumira sa Tolentino, Italy. Ito po, kailangan kung minsan, lalagyan natin ng oil sa Kapampangan po ito, pisik-pisik. Pisik-pisik sa Kapampangan, pisik-pisik sa Tagalog, warsi-warsi sa Ilocano, at sa English, alam na ninyo sa English, to sprinkle. Ito po, ganyanin mo siya, malinis na po ang kamay mo. Oh, tama na po. Pag ginanyan mo, meron pang dumi dito, huwag ka muna mag-stop. Yung dinala po nilang moldy sa atin, ginaganyan lang nila. Kukuha lang sila ng ganyan. Alagay nilang ganyan. Kunin na nila. Yun na. Pero mga Pilipino, mga Kapampangan, ayaw nila yung ganyan. Gusto nila mas intricate at mas magandang mold. Kaya bawat town dito sa Pampanga, may kanya-kanya siyang molde. Parang it's a sort of identification. Parang like example, ito sa Mexico ito, dito sa Mexico, it's a lip shape kasi mga farmers sila. Ito naman ay bilog. This belongs to the warriors of Pampanga, yung taga Makabebe. Bilog po siya kasi marunong silang makibagay-bagay sa mga tao. Ito naman pong isa, ay parang kaliskis sa Sasmuan. Bakit naman ganito? Kasi po may mga pispan sila. Gagawa na po tayo ng ating San Nicolas. Ito po yung rolling pin ng aking great-grandmother. Pinanganak po siya noong 1830, kaya hindi ko lang nakalimutan ko na ang birthday ba sa October. I forgot. Bago po natin gamitin ang ating mold, alagyan muna natin ng oil. Ang mga kusonera po natin noong unang panahon ay walang, they stay in the kitchen from 5 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock in the afternoon. Wala namang nag-entertain sa kanila. Walang kuryente, nothing, wala po. So the poor cooks, if not praying, they compose songs and poems. And they have also activity inside the kitchen. Ano activity ito? Ganito po. Ilalagay po nila ang kanilang tinapay, press it, tapos middle up, middle down. Pag middle up, nagsusway po sila. Pag middle down, kaganyan naman sila, kumaganyan-ganyan. Diba parang nagsasayaw, gumaganda ang katawan. Pero po si Atching Lillian ninyo, ganyan lang po siyang gumawa.
Kaya po ang aking body ay ganyan, di ba? Ito po. Ito po siya. Puputulin natin. Meron silang cookie cutter made of silver, pinaikot-ikot. Kaya lang po yung sa akin, nasa museum po, kaya wala. Ito na lang plastic. Ito po yung San Nicolas ng Makabebe, Pampanga. It's a round shape kasi po mga warriors sila, they can balance everything, no? Ito po. Pag natapos na po nating magmolde, maaari na nating i-oven ang ating panisilyo de San Nicolas at 300 degrees Fahrenheit for about 12 to 15 minutes. But in the past, nung panahon ng ating ninuno, wala po silang timer, wala silang magandang oven. Ang ginagamit nila ay bibingkahan oven, apoy sa taas, apoy sa baba, doon po nila binibake ang kanilang panisilyo. At nagdadasal po sila ng tatlo o apat na Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria, tsaka lahat ng punang dasal, dinadasal nila bago po maluto yung kanilang panisilyo. Masaya ko pong ibinabalita sa inyo na tuwing may mga bisita kami dito, ang unang gusto nila ay pagkain ng Kapampangan, at ikalawa, kuminsan ang pinakauna, ang pagdedemo natin ng Panecillos de San Nicolas. Yung mga networks po dito sa Pilipinas, halos lahat po sila, tsaka sa ibang bansa, ini-invite din po tayo para ipakita ang paggagawa ng ating Panecillos de San Nicolas. Mga kakusina, sana nagustuhan ninyo ang recipe natin sa araw na ito, ang Panecillos de San Nicolas. Hanggang sa susunod nating pagkita-kita, dito lang sa kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Happy Fiesta! Halika na mga kusina, tayo na't matuto. Halika na mga kusina, tayo na't magluto. Oh, hi.